Hello guys! Today's video, I'm gonna share with you about another na naman guys na tutorial. Mga dapat iwasan, ano-ano yung mga dapat iwasan para madaling ma-monetize ang isang channel. Ayan guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, don't forget to subscribe my channel. Sa mga walang sawang panonood sa aking mga videos guys, don't forget to subscribe, share, and like. Ayan, and comment down below sa mga gusto pang magtanong tungkol sa YouTube. Ayan guys, mga dapat iwasan para madaling ma-monetize. Ayan, kasi sa experience ko bilang isang founder ng Team BYS, ayan guys, marami po akong na-experience na mga kasamahan na nagkakaroon ng problema sa pag-apply ng monetization. Ayan, kaya dapat guys, iwasan po natin ang may copyright claim kasi matagal pong ma-monetize ang ating mga channel. Ayan. Tapos, pag may mga copyright claim kayo guys, ang kailangan po natin, i-mute na lang po yung mga my CPR. Ayan. Kung hindi nyo pa alam yung mga CPR guys, i-mute nyo na lang para madaling ma-review ni YouTube. Ayan. Sa mga nangyayari ngayon guys, madalas pong mga gumagamit mga CPR, mga gumagamit mga music, yung mga may copyright claim, ayan, copyright is yung madalas na nangyayari na hindi ma-approvean yung monetization kay YouTube. Yung mga copyright claim, copyright strike, copyright content. Ayan. Importante yung mga walang copyright para madali pong ma-monetize si yung channel kay YouTube. Ayan guys, yung mga copyright reuse, iwasan po natin ang mga copyright reuse guys, lalong-lalo na yung copyright reuse, ang gagawin nyo na lang guys, ang gagawin nyo na lang, mag-reaction kayo. Ayan, huwag kayong mangungupya sa mga may videos. Kailangan may originality is the best. Ayan, originality is the best guys kung gusto nyong madaling ma-monetize kayo sa iyong channel. Ayan, iwasan po natin ang mga copyright claim, copyright content, or reuse content. Ayan po yung mga nangyayari guys, kasi yun yung mga binabase pa na hindi madaling ma-monetize. Ayan po guys, kasi yun yung mga na-experience ko about sa mga members or about sa mga friends ko dahil sa mga problema nila about sa paano mag-apply ng monetization. Saka guys, yung ano pa, yung mga pwede po natin gawin para madaling ma-monetize guys, mas maganda po kasi yung isa lang ang account. Kasi madali lang pong i-apply guys, madali lang pong i-apply ang isang account. Kasi ako, experience ko, iisa lang po ang account ko, pero napakadali po akong na-monetize. I think one day akong na-monetize guys. So, sinishare ko lang po sa inyo mga dapat, ano yung mga dapat iwasan para madaling ma-monetize. Mga iwasan ang may copyright content, copyright claim, and reuse content. And iwasan po natin yan guys. Tapos yung mga misleading content. Ayan, ang misleading content kasi guys, yan yung mga short videos na hindi naakma sa mga video na nandun sa ginawa nyo guys. Ayan po yung mga misleading content. Tapos important, ayan guys, ang iwasan natin yung copyright content. Ayan, copyright content guys. Ito guys yung mga dapat iwasan, ang reuse content. Nandyan po yung mga example na pwede nyong gawin guys. Tapos dito yung misleading titles. Kailangan po natin ayusin yung mga titles po natin. Iwasan mga emojis, mga ganyan. Tapos ayan po yung reuse content. Reuse content ulit. Tapos yung ano, yung currently ineligible for monetization, yung mga titles nila. Tapos iwasan din ang mga copyright claims kasi yun ang nakakasarap sa ating monetization. Another, iwasan po yung mga misleading content. Yung mga misleading content, yung mga short videos na hindi naakma dun sa mismong video na in-upload nyo. Yun yung pong misleading content.
is ang copyright claim. Kailangan po natin iwasan yung mga music na yung mga copyrighted. Gumamit po lang tayo ng mga music na hindi copyrighted. Ayan. Kung copyright claim, kailangan nyo din, may mga ano yan guys, may mga options na kailangan po i-mute. Dispute. Pero mas maganda guys kung i-mute nyo na lang yung copyright claim. Ayan, para madali pong ma-monetize ang yung channel. Sa mga reuse content naman, kung na-reuse content kayo before, ayan, kailangan nyo pong ayusin yan guys, mag-reaction na lang po kayo. Mas maganda po ang mga reuse content. Reaction, gumawa ng mga, basta more on reaction kayo guys. Or mga kunwari cooking ka, so gawin mo siyang recipe ganon. Tapos ang dapat iwasan pa guys, yung kailangan po natin maging maayos yung bahay. Ayan. Kasi guys, para madaling ma-monetize. Yun yung mga sinishare ko lang po sa inyo yung mga experience or na experience ko about sa mga friends. Ayun. Kaya hindi sila madaling na-monetize dahil nagkakaroon ng problema sa kanilang mga channel. Sana sa mga baguhan na mga YouTuber, kagaya po sa mga friends, mga iba dyan, shoutout Team BYS guys. Ayan, mega shoutout. Ang pinapayo ka na lang po sa mga baguhan ng YouTubers, kailangan maging originality content para madali kayong ma-monetize sa lang account. Ayan, isa lang po account. Tapos, kailangan po talagang magkaroon tayo ng maayos na pamamalakad ng ating mga videos, guys. Sa mga hindi pa nag-subscribe, don't forget to subscribe my channel, Maribel Galafia, and please share my videos, guys. Sa mga baguhan pa lang na YouTuber, marami pa kayong matutunan tungkol sa mga pagbibigay ko ng mga tutorial dito sa mundo ng YouTube, guys. Kasi gusto kong ma-share sa inyo yung mga nalalaman ko dito sa YouTube. Not like before, hindi ako gumagawa ng mga tutorials, but now guys, i-share ko na lang po sa inyo yung mga dapat iwasan. Ayan, mga dapat iwasan para madaling ma-monetize, guys. Yan, paulit-ulit ko na lang sinasabi kasi guys, marami pa rin namang gumagawa ng mga hindi naakma sa mga sa mga monetization, mga ganyan guys, kaya please follow the rules of YT. Ayan, guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Maribel Galapia. Thank you and have a nice day to everyone. Bye-bye.